Hello po, good afternoon. Huwag na kayong magtaka kung bakit lagi na lang ang background ko is dito sa loob. Kasi gagaya na nasabi ko nung una pa, nandito ako sa Middle East, wala akong day off. At saka, bihira lang kaming lumalabas. At kung lumalabas man kami, kasama namin yung mga amo namin. Ang isi-share ko sa inyo is tungkol sa kapatid ko na naiwan nung bata pa doon sa supermarket ng aming bayan. Actually, siyam kasi kaming magkakapatid. Marami kaming magkakapatid. Ako yung pangatlo, syempre. Yun, yung kapatid ko na yun ay lalaki. Maliit pa siya, elementary, mga grade 2 or grade 3 pa siya. Alam nyo kasi yung lola namin, meron kasi yung paniniwala na kung magsama ka ng bata, ay parang mas mabilis lumaki yung baboy mo. Yun kasi yung mga pamahiin nila noong unang panahon. So, dahil magaling kumain yung kapatid ko, kasi sabi nila, kung magaling daw kumain yung kasama mo o yung isasama mo na bibili ng baboy, magiging magaling daw din kumain yung baboy na bibilhin mo. So, bali, sinama niya yung kapatid ko, kasi yung kapatid ko na yun, magaling kumain talaga siya. Dahil nakabili na sila, inuna kasi nila yung baboy. Dahil nakabili na sila ng baboy, syempre, iniwan niya muna doon sa gilid yung kapatid ko. Sobrang kasi maraming tao. Kasi alangan naman na buhat-buhat nila yung baboy na habang namamalingke sila. So, iniwan muna niya doon sa tabi. Habang binabantayan niya yung baboy, binilhan niya ng pagkain, tapos doon binabantayan ng kapatid ko yung baboy, tapos habang nagbabantay kumakain siya kasi binilhan na niya ng pagkain at saka inumin niya. So namalingke na yung lola ko. Then after that, yung lola ko kasi nasa stage na makakalimutin yung tinatawag nilang senescence period, di ba? Pag tumatanda na yung mata, yung isang tao, meron nandun na yung pagkaulianin. Dahil madaming tao, syempre, hindi mo makikita kaagad yung kapatid ko kung saan niya iniwan. So, ikot daw siya ng ikot kasi hindi na niya maalala kung saan niya iniwan yung kapatid ko. Ikot daw siya ng ikot hanggang sa wala na, hindi na niya makita yung kapatid ko. So, umuwi na lang siya. Ang akala niya, nandun na yung kapatid ko. Then, dumating siya doon. Yung ano na siya, yung parang kinakabahan siya. Kasi, na nagtanong sa nanay ko kung nandun na yung kapatid ko. Sabi ng nanay ko, wala pa dito. Bakit ba siya uuwi? Kasama niyo siya. So, yun lang. Medyo nag-alala na yung mga magulang ko. Tapos, binalikan nila yung kapatid ko doon. Pero yung kapatid ko naman, syempre, may isip na rin. Ala, hinila-hila niya daw yung baboy hanggang doon sa may parkingan ng mga tricycle papunta sa amin. Doon hinila-hila niya kahit nahihirapan siya kasi syempre maliit pa yung kapatid ko, tapos mabigat yung baboy. Hinila-hila niya doon. Eksakto naman na nandun yung tricycle driver yung bayaw ko. Nakita niya yun, sinakay na niya. Yun, doon iniuwi na niya yung kapatid ko kasama yung baboy na binili nila. So, ang maipapayo ko lang is, pati ako natatakot din. Kaya, ang maipapayo ko lang, kung meron kayong mga nanay, lola, lolos, na nasa senescence period na, sa mga nanay na may mga anak na isinasama, na sumasama sa mga lolos-lolas na nandun na sa yung pagkaulianing states, mag-precaution kayo kasi mamaya makalimutan din nila yung anak ninyo. Ang hirap kaya yung mawalan ng anak. Kagaya sa akin, yung nanay ko is nasa 65 na, magsi 66 na.
Kung sa palengke lang sa bayan, okay lang. Pero kung pupunta doon sa medyo malayo, sa city, ayoko na dalawa lang sila ng anak ko, syempre. Natatakot ako na, syempre, yung anak ko, hindi pa niya alam kung ano yung sasabihin niya kasi mag 5 years old pa lang. So, lagi kong sinasabi na kung malayo yung pupuntahan, ayoko na dalawa lang silang magsama ng anak ko. So, yun lang ang masasabi ko. So, pagka uulitin ko, pag medyo may pagkaulianin na yung mga lolo, lola, o mga nanay, tatay natin, iwasan natin dalhin yung mga anak, dadalhin nila yung mga anak natin na maliit pa, yung wala pang nasa tamang pag-iisip pa kasi nakakatakot. Okay lang kung yung mga high school na sila o yung na nasasabi na nila kung taga saan sila, kung sino yung mga magulang nila. Yun, okay lang yun. Kasi kung mawala sila, alam nila kung tanongin sila kung nasa, kung sino at saka taga saan po sila. So, yun lang ang masasabi ko sa ating lahat. Then, God bless po at maraming maraming salamat po.